Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at pagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa dakilang pag-ibig at biyaya. We were born a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po'y pinanganak ng mga makasalanan at nakaradhan na po kami doon po sa walang hanggang impyerno. But you are compassionate on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po'y nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming pong espiritu mula po doon sa walang hanggang pagkawasak. And also, you made us your children to enter eternal heaven. At ginawa mo po kami mga anak upang makapasok po sa walang hanggang langit. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Kaya ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoon Jesus ay nagkatipon-tipon upang makapakinig po ng iyong salita upang purihin po ang pangalan ng Panginoon. Whenever we gather together, let us remember the grace and the love of the Lord. Nawa, sa tuwing kami po yung nagkakatipon-tipon, naway maalala po namin yung pag-ibig at biyaya ng Panginoon. And also, let us get the spiritual strength through the Word of God and the fellowship. At nawa, magkaroon po kami ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng fellowship. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our life. Kaya bilang mga born-again Christian, naway huwag po namin kalimutan yung tunay na layunin po ng aming pong mga buhay. And also, what is really important things in our Christian life. At yung mga pinakamahalagang bagay po sa aming pong mga buhay Kristiyano. There are still so many lost souls around us who are not saved yet. Napakarami po pong ligaw na kaluluwa yung hindi po naliligtas sa paligid po namin. Let us have one mind and cooperate to one another in order to preach the gospel to the lost souls. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan namin yung bawat isa upang mailigtas po yung mga ligaw na kaluluwa. Especially we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar from July 24. Lalong-lalo na po, paparating po yung aming pong Grand Bible Seminar simula po sa July 24. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Naway gawin po namin yung aming pong mga kaya na maimbitahan po namin yung aming pong mga kapamilya, kamag-anak, at kapitbahay. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na yung Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating po sa pagkakilala ng katotohanan. Although we are busy and also we have a lot of the schedule, but let us have a priority to achieve the will of God through our Christian life. Nawa kahit na kami po yung mga abala, naway gawin po namin yung aming mga kaya na unahin po yung kalooban ng Diyos. And also we are praying for the minister's retreat in next week, Filipino and the Korean, the missionaries. At dinadalangin din po namin yung paparating po ng minister's retreat sa Filipino at sa missionary at sa mga missionary retreat. Please give more wisdom and strength to all the pastors and evangelists so that they can be used by God as an instrument of gospel continuously. Kaya pakusap, bigyan niyo po ng kalakasan at ng karunungan ng mga pastors upang sa ganun naway magamit po sila bilang mga instrumento sa ebanghelyo. And also, please send us more sincere and faithful brothers who can be used by God as an instrument of gospel. At pakuusap, magsugo ka po ng mga tapat, ng mga sincero, ng mga brothers na kayong ipangaral na may katapangan ng Ebanghelyo. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya magpasimula po ang kasamatapos ito pong Lord's Day sermon, naway samahan po kami at gabayin po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming pong dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Ephesians chapter 6. Tignan po natin sa ating mga Biblia sa Efeso chapter 6. Ephesians chapter 6 from verse 10 to 20. Sa Efeso po chapter 6, simula po verse 10 hanggang 20. Ephesians chapter 6 from verse 10 to 20. Sa Efeso po chapter 6, simula po verse 10 hanggang 20. Okay, babasahin ko po. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kusot ng pandigma ng Diyos upang kayo'y magtagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadiliwang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan,
kahit kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa inyo ang mga paa sa pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya at sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Ay taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay nito ay magiging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag ng may katapangan ang ihuwaga ng Ebanghelyo. At dahil dito, ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag ng may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Will you change the line? I think there is problem in the line. Okay, today we are going to think about this Ephesians chapter 10, about the whole armor of God. As you know well, we are living in the end of age. What's the number? The So we should remember, we are in the middle of the spiritual battle. Kaya dapat po natin tandaan na tayo po ay nasa gitna ng spiritual na pakikipagdigma. So through this passage, we are going to think about what is necessary to accomplish the victory in this the spiritual battle. Kaya sa pamagitan po ng talata na ito, maunawaan po natin kung paano po natin magagawang makamit yung pagtatagumpay sa spiritual na pakikipagdigma. Yeah, for this spiritual battle, we must put on the whole armor of God. Kaya sa spiritual na pakikipagdigma na ito, kailangan po nating isuot yung buong kasuot ng pandigma ng Diyos. As the Bible says, first, we should be strong in the Lord and we should get the strength through the Word of God and also we must put on the whole armor of God. Kaya pinakauna po, dapat na tayo po yung magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas isuot po natin yung buong kasuot ng pandigma ng Diyos. Here, verse 10 and 11, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kaya sinabi po dito sa verse 10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon. Isuot ninyo ang buong kasuot ng pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Through this passage, we can understand, in order to fight with the devil and Satan, first we need to be strong in the Lord and we must get the spiritual strength continuously. Kaya upang makatagal po tayo sa pakikipaglaban sa Diablo kay Satanas, kinakailangan po tayo na patuloy na magpakalakas sa Panginoon at sa kanya pong salita. And also, we must put on the whole armor of God. At isa po pong bagay, kinakailangan po natin isuot yung buong kasuot ng pandigma ng Diyos. So later, we are going to think about also what is this the whole armor of God. At mamaya po, pag-isipan din po natin kung ano po itong buong kasuot ng pandigma ng Diyos. If you read this Bible, you can find there are a lot of the parables about the garments. Kaya kung babasahin niyo po ito pang Biblia, may kita po ninyo yung iba't ibang klase ng mga kasuotan. Yeah. According to the Matthew chapter 22, there is the story, a certain king arranged the wedding ceremony for his son. Kaya doon po sa Mateo chapter 22, andun po yung kwento na yung hari naghanda po siya para sa kasalan ng kanyang anak. And he invited many people.
to join this the wedding ceremony. At nag-imbita po siya ng napakaraming tao para po dito sa handaan ng kasalan. But they rejected this invitation. Ngunit tinanggan po nila ito pong imbitasyon na ito. So he sent out a servant in other places and then called the people and many people they joined this wedding ceremony. At isinugo niya po yung kanya pong mga alipin upang suguin po ito sa mga tao upang dumalo po yung napakaraming tao. And a certain king came to the wedding ceremony in order to the people who are invited. But he found one man who didn't wear the wedding garments. Kaya po yung hari, nung sinugo niya po yung kanya pong mga alipin sa napakaraming tao, natagpuan niya po yung isang tao na hindi nakasuot pandamit pangkasal. So he asked the person who didn't wear the wedding garments, "Friends, how did you come in without wedding garments?" Kaya tinanong niya po ito pong lalaki na ito na hindi nakasuot pandamit pangkasal, "Kaibigan, paano ka nakapasok na hindi nakadamit pangkasal?" So we need to think about what is this the wedding garments? Kaya kailangan po natin pag-isipan ano po itong pandamit pangkasal? Yeah, in order to attend the wedding ceremony, they must put on this wedding garments. Kaya para sila po yung makadalo dito po sa kasalan, kinakailangan po nilang isuot yung kanilang pong pandamit pangkasal. This wedding ceremony implies the wedding ceremony of the Jesus Christ. Kaya ito pong kasalan na ito po yung lumalarawan sa kasalan po ng Panginoong Jesucristo. In order to join this wedding ceremony, there is a very important condition. Kaya upang makadalo po dito po sa kasalan, mayroon pong napakahalagang kondisyon. Yeah, they must get the salvation and they must put on the garments of salvation. Kinakailangan po nila na magkaroon ng kaligtasan at kinakailangan po nilang isuot yung damit pang kaligtasan. Jesus said, according to John chapter 3 verse 3, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Kaya po sinabi po ni Jesus din po sa Juan chapter 3 verse 3, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang sa tayo panganak na muli ay hindi niya makita ang kaharian ng Diyos." Since Adam and Eve committed sin in the Garden of Eden, all people they were born as a sinner. Kaya simula po na nagkasala yung tao doon po sa halamanan ng Eden, ang lahat po ng tao ay naging makasalanan. Yeah. Their spirit were dead. Yung kanila pong espiritu ay naging patay. And also, all we are the descendant of Adam, also, when we were born, we were spiritually dead. At tayo po'y naging salinlahi ni Adan, at nung tayo po'y pinanganak, tayo po'y pinanganak na espiritual na mga patay. That's why Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga po sinabi ni Jesus, malibang sa tao'y panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Salvation, this is the receiving the life. This is the new beginning. Kaya yung kaligtasan po, ito po yung pagtanggap ng panibagong buhay, yung panibagong panimula. So, Genesis chapter 3, after Adam and Eve committed sin, God killed the one innocent animal, and then God made a tunic of skin. Kaya doon po sa Genesis chapter 3, yung Diyos po, ginawa niya po sina Eva ng kasuot, ng kanila pong kasuotan. So we should know what is this garment. Kaya kailangan po natin malaman kung ano po itong kasuotan na ito. This is the garments of salvation. Ito po yung damit ng kaligtasan. Okay, let's open our Bible, Isaiah chapter 61. Kaya tingnan po natin sa Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61, verse 10. Sa Isaiah chapter 61, verse 10. Isaiah chapter 61, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. "Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat biniisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas." Yeah, "I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me with the garments of salvation." Yes, truly born again Christian, we are wearing the garments of salvation. Kaya sinabi po dito, "Kay magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan." Kaya tayo po mga tunay na born again Christian, meron po tayong damit ng kaligtasan. Yeah, as the Bible they explained in the Matthew chapter 22, through the parable of the wedding ceremony,
the garments of wearing garments, this implies also the garments of salvation. Kaya ayon din po dun sa Matthew chapter 22, yun po ang talinghaga dun po sa kasalan, tinalarawan din po ng pandamit pangkasal, yung damit ng kaligtasan. Genesis chapter 3, the tunics of skin. God prepared the tunics of skin after he killed the innocent animal. Kaya and then he clothed Adam and Eve with this the tunics of skin. Kaya doon po sa Genesis chapter 3, yung Diyos po, siya po ay naghanda ng isang kasuotang balat para po kay na Eva at kanya po silang itong dinamitan. This is the promise of God. God will send us the Jesus Christ, and then Jesus will be crucified on the cross. And through his precious blood, all of our sins shall be redeemed. Kaya ito po yung pangako ng Diyos na yung Diyos susuguin niya si Jesucristo upang mamatay doon po sa krus upang magdanak na kanyang dugo upang tubusin po yung lahat ng ating mga kasalanan. Through the sacrifice of the Jesus Christ, the garment of salvation is prepared. Kaya sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Jesucristo, yung pong damit ng kaligtasan ay naihanda. Yeah, born again Christian, we can say we really believe Jesus Christ redeemed all of our sins. Kaya tayo pong mga tunay na born again Christian, masasabi po natin na yung ating pong mga kasalanan ay tinubos na. Now we are wearing the garments of salvation. Ngayon po isuot natin yung pong damit ng kaligtasan. Okay, let's open our Bible, Galatians chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Galatia chapter 3. Galatians chapter 3. Sa Galatia po chapter 3. Verse 26 and 27. So verse 26 at 27. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yeah, for as many as you were baptized into Christ, have put on Christ. Yes, we put on Jesus Christ. That's why we call the children of God and also truly born again Christian. Kaya tayo po ibinihis po natin si Jesucristo. Kaya nga po tayo po naging mga anak na ng Diyos. Yeah. And as a truly born again Christian, we should remember all of our sins are really forgiven. So we are wearing the fine linen. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, yung ating pong kasalanan ay napatawad na, kaya sinusuot po natin yung bagong kasuotan. What is this, the fine linen? Fine linen, this is prepared through the redemption of the Jesus Christ. Kaya ano po itong kasuotan na ito? Ito po'y nangyari dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Our born again Christian, that we should not defile this fine linen. This is the white, like a white garments. Kaya tayo pong mga born again Christian, hindi po dapat natin dumihan ito pong kasuotan na ito. Ito po yung puting kasuotan. Let's open our Bible, Revelation chapter 7. Kaya tingnan po natin sa Apocalypse chapter 7. Verse 13, 14. Sa verse 13 at 14. Okay, babasahin ko po. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at nagugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Who are these arrayed in white robes? There are a great number of the people, and then they are arrayed the white robes. Kaya sinabi mo dito, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? And washed their robes and then made them white in the blood of lamb. At naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. So we should know, truly born again Christian, we believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Kaya tayo po mga tunay na born again Christian, tayo po sumasampalataya na yung ating po mga kasalanan ay tinubos sa pamamagitan po ng dugo ng Jesucristo. And there is no any other way to
wash away our sins except the blood of Jesus. At wala pong anumang ibang paraan upang malinis po yung ating mga kasalanan tanging sa pamagitan lamang po ng dugo ni Jesus. Our sins can be forgiven only through the blood of Jesus. Kaya tanging sa pamagitan lamang po ng dugo ni Jesus ay mapapatawad po yung ating pong mga kasalanan. So as a born again Christian, that we became the new creation and our Christian life should be separated from any kind of the worldly sins. Kaya tayo po mga born again Christian, tayo po yung naging mga bagong nilalang at kinakailangan na tayo po yung maihiwalay mula po sa sanlibutan. That's why God commanded the born again Christian, be holy for I am holy. Kaya nga po yung Diyos inutos niya sa mga born again Christian na kayo yung maging banal sapagkat ako'y banal. Yeah, we are wearing the white garments. So if you sit the very dirty place, your white garments shall be defiled. Kaya tayo po sinusuot po natin ito pong mapuputing damit, kaya kapag tayo po yung umupo sa maruming bagay, tayo ito po yung madudumihan. Since we get salvation, we must accomplish the sanctification continuously. Kaya nga po simula po ng ating kaligtasan, kinakailangan po natin na patuloy na makamit yung pong pagpapakabanal. What is the first step of the sanctification? That is the separation from this world. Kaya ano po yung unang hakbang ng pagpapakabanal? Ito po yung pagkahiwalay mula sa sanlibutan. Yes. We must keep this the white garment until we stand before our Lord Jesus. Kaya ito pong mapuputing damit na ito, kinakailangan po natin itong panatiling malinis hanggang sa pagtayo po natin sa harap ni Jesus. And also important things, we should remember we are in the middle of the spiritual battle. That's why in order to fight with Satan, we must put on the whole armor of God. At isa po pong mahalagang bagay, tayo po ay nasa kalagitnaan ng espiritual na pakikipagdigma, kaya kinakailangan po natin yung buong kasuot ng pandigma ng Diyos para upang labanan po si Satanas. Okay, let's go back to Ephesians chapter 6. Kaya balikan po natin sa Efeso chapter 6. Ephesians chapter 6, verse 12. Sa Efeso po, chapter 6, verse 12. 12 and 13, babasahin ko po. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Yeah, Bible says, we do not wrestle against the flesh and blood, but against principality, against power, against the rulers of darkness of this age, against spiritual host of the wickedness in the heavenly places. So who is the rulers of the darkness of this age? Kaya sino po yung pinuno ng kadiliman na ito sa panahon po natin ngayon? Yeah. Since Adam and Eve committed the sin, the Satan, yeah, he became the ruler of this darkness. Kaya simula po na nagkasala si Adan at si Eva, si Satanas, siya na po yung naging pinuno ng kadiliman na ito. And spiritual host of wickedness. At siya rin po yung naging pinuno ng kasamaan na ito. Yeah. That's Satan. Although we cannot see the Satan with our eye, but it is really true. We are in the middle of the spiritual battle with the Satan. Kaya kahit na hindi po natin nakikita si Satanas sa pamamagitan po ng ating mga mata, ngunit totoo po na tayo po yung nagkakaroon ng espiritual na pakikipagdigma kay Satanas. That's why that we must be awakened and then we must be sober in order to fight with this Satan. Kaya kinakailangan po natin manatiling gising at magbantay upang labanan po si Satanas. Satan is trying to disturb the people not to be saved. Kaya si Satanas po, ginugulo niya po yung mga tao upang sila po hindi maligtas. And also, Satan is disturbing the born-again Christian not to have a good Christian life. At bagi si Satanas po, ginugulo rin niya po yung mga Kristiyano upang hindi po sila magkaroon ng buhay Kristiyano. That's why although many brothers and sisters, after they get the salvation, at the first time, they had a good start. They started the good Christian life. But as time goes on, they are tempted by the Satan of this world and they fail their Christian life.
Kaya nga po yung ilan pong mga Kristiyano pagkatapos pa ng kaligtasan, sa una sila po ay nagpapatuloy, ngunit kalaunan yung kanila pong buhay Kristiyano, sila po ay naglalaho. Satan is trying to tempt us with various kind of the attractions. Kaya si Satanas po, tayo po kanya pong tinutukso sa mga nakakaakit na mga bagay. Yeah, the lust of eyes and the lust of the flesh and also pride of this world. Yung pagnanasa ng mata, yung pagnanasa ng laman, at yung pagmamataas sa buhay. So if we are not careful and if we don't hold the word of God, we can be also tempted by the Satan. Kaya nga po, kung hindi po tayo magiging maingat, kung hindi po tayo magiging maingat sa salita ng Diyos, tayo po'y matutukso ni Satanas. Especially since we get salvation, we must abide in the church so that we can be protected from the Satan. Lalong-lalo na po, pagkatapos po ng kaligtasan, kinakailangan po tayo na maprotektahan ng iglesia sa mula po sa tukso ni Satanas. You may know the group of the Buffalo. If there is the little Buffalo or someone is weak, when the Buffalo is separated from the group of the Buffalo, that will be a target for the lion. Kaya gaya po ng alam po ninyo, gaya po ng grupo ng mga bupalo, kapag yung isa po ay naiwalay mula po sa grupo ng bupalo, ito po ay magiging biktima. Our born again Christian also same. When you abide in the church, you can be protected by the Lord. Kaya gayon din po sa ating po mga born again Christian, kung tayo po ay mananatili, tayo po ay mapoprotektahan ng Panginoon. But if you leave church, that you'll be you shall be the target by the Satan. Ngunit kung liliban ka po, kung aalis ka po sa iglesia, ikaw po yung magiging biktima si Satanas. Let's open our Bible. Unang Pedro, chapter 1. Chapter 5. Tignan po natin sa Unang Pedro, chapter 5. Unang Pedro, Kapitulo 5, Chapter 5, Verse 8. Okay. First Peter, Chapter 5, Verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal nang mahanap ng kanyang malalapa. Yeah, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Yeah. Even the devil is looking for the person whom he may devour. Kaya maging yung diablo po, siya po yung mahanap ng kanyang malalapa. Who shall be the target? Kaya siya, sino po yung kanyang magiging biktima? If you are far from the church, and if you leave the church, from that time, you shall be the target of the Satan. Kaya kung malalayo ka po sa iglesia, kung aalis ka po sa iglesia, sa oras po na yun, ikaw po yung magiging biktima ni Satanas. Yeah, since we got salvation, it's not easy to keep our faith until the end. Kaya simula po ng ating kaligtasan, hindi po madali na panatilihin yung ating pananampalataya hanggang sa huli. Especially if you are alone, it's not possible. Maybe you shall be easily tempted and you shall fall down. At lalong-lalo na po, kapag ikaw po'y nag-iisa, hindi po ito po'y imposible at maaari ka pong bumagsak. That's why our Lord commanded us to abide in me and I in you, according to the John chapter 15 verse 3. Kaya nga po, inutos po sa atin ng Panginoon doon po sa Juan chapter 15 verse 3 na kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. This is a very important commandment from our Lord Jesus Christ. So when you really obey to the word of the Jesus, you can be protected by the church. Kaya ito po yung napakahalagang utos mula po sa ating Panginoon na kung ikaw po yung mananatili sa salita ni Jesus, ikaw po yung mapoprotektahan ng iglesia. Since we get salvation, as you know well, there are three kind of the enemies in our Christian life. Kaya simula po ng ating kaligtasan, mayroon po tayong tatlong uri ng kalaban. Yeah, number one, the Satan. Kaya una po, si Satanas. And number two, this world. Kaya ikalawang bagay po, yung itong sanlibutan na ito. And number three, your flesh. At ikatlo naman po, yung ating laman. Yeah. So, we are in the middle of the spiritual battle. So, if we cannot overcome this world and the
our flesh, we cannot accomplish the will of God through our Christian life. Kaya po tayo po nasa kaligitnaan ng espiritual na may kapagdima, kung hindi po natin magagawang pagtagumpayan yung ating pong laman, hindi po natin magagawang makamit yung kalooban ng Diyos. Especially, according to this Ephesians chapter 6, we must put on the whole armor of God in order to fight with the Satan. Kaya lalo-lalo na po dito po sa Ephesians chapter 6, kinakailangan po natin isuot yung buong kasuotang pandigma ng Diyos upang labanan si Satanas. Okay, let's go back to Ephesians chapter 6 verse 13 again. Kaya balikan po natin ulit sa Ephesians chapter 6 verse 13. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to stand withstand in the evil day, and having done all, to stand. Kaya't kunin ninyo ang buong balutin ng Diyos upang kayong makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. So, if you look at the life of the Apostle Paul, yeah, he finished the race of faith successfully. Kaya kung titignan niyo po yung buhay po ni Apostle Pablo, nagawa niya po na tapusin yung takbuhin po ng kanyang pananampalataya. Apostle Paul said, I have a good fight and I finished the race of the faith. Kaya sinabi po ni Apostle Pablo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. And I have kept my faith. At tiningatan ko ang aking pananampalataya. This is the last testimony of the Apostle Paul after he finished all the race of the faith. Kaya ito po yung naging patotoo ni Apostle Pablo bago niya po matapos yung kanya pong takbuhin. That's why he said, the crown of the righteousness is prepared for him. Kaya nga po sinabi niya po yung putong ng katwiran ay inanda na para sa kanya. And also he prayed all the brothers and sisters, they will follow this the same way. At maging si Pablo po, siya po inanalangin sa mga brothers and sisters na sundin po nila yung ganitong paraan. Yeah. Here, we should remember why the Apostle Paul gave this message to the Ephesian church brethren. Kaya nga po kailangan po natin pag-isipan kung bakit po ibinigay ni Apostle Pablo ito pong mensahe sa iglesia ng Efeso. Finally, yeah, especially this word is given to the brothers and sisters who are living in the end of aging. Kaya nga po ito pong salita na ito, ito po ibinigay sa mga brothers and sisters sa katapusan ng panahon. We know we are living in the end of aging. When we look at the signs, all the signs, it is really true. As the Bible says, yeah, we are observing all the signs. Kaya nga po tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon, at gaya po na sinabi ng Biblia, napapagmasdan na po natin yung tanda ng katapusan ng panahon. Yeah, nowadays the natural disaster is getting more serious. Kaya nga po yung panahon po natin ngayon ay masagit na nagiging masama. Yeah. According to the Hebrew chapter 1, the earth will grow like old garments. Kaya nga po, sinabi po na Biblia na itong mundo na ito po yung maluluma na gaya ng kasuotan. Because of the global warming, the temperature is getting higher, and then because of this one, we are observing unusual the natural disaster in nowadays. Kaya nga po, dahil po sa global warming, yung pong temperatura, ito po ay tumataas, kaya nakikita po natin yung mga kakaibang mga bagay sa ating pong panahon. In Korea also, there were very heavy rains, and because of the heavy rains, they also suffered. Kaya maging sa Korea po, nakakaranas po sila doon ng mga malalakas na ulan, at sila po ay nagdurusa. Yes, while we are living in the end of aging, we must be strong in the Lord. This is really important. Kaya habang tayo po ay nabubuhay sa katapusan ng panahon, kinakailangan po natin magpakalakas sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Yes, in order to fight with Satan and devil, we need the strength. Patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan ng kanyang lakas. Kaya upang malabanan po si Satanas at yung Diablo, kinakailangan po natin ang kalakasan. And also put on the whole arm of God, that you may able to stand against the wiles of the devil. At isuot ninyo ang buong kasuot ng pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. So, what is the wiles of devil? Kaya ano po yung pakana ng Diablo? There is the trick or plot or cunning or deceiving. Kaya ito po yung kanya pong mga panlilinlang, pandaraya at yung kanya pong pagiging tuso. We should not forget how much the Satan is strong. Satan is very strong.
Kaya hindi po dapat natin kalimutan kung gaano po kalakas si Satanas. Si Satanas po ay napakalakas. And also devil is very cunning and deceiving and tricking. At yung diablo po, ito po yung mapanlilang, ito po yung tuso, at sila po yung mandaraya. We should not forget, even our ancestor, Adam and Eve, they were tempted by the Satan. Kaya hindi po dapat natin kalimutan, maging yung ating po mga ninuno, gaya po ni na Eva, sila po itinokso ni Satanas. Yeah, many former Christians, the brothers and sisters also, they failed because of the Satan. Kaya maging sa ating po mga brothers and sisters noon, sila po'y bumagsak dahil po sa tukso ni Satanas. Nowadays, it is also same. Satan is also trying to do his best to make the born-again Christian fall down. Kaya ganyan din po sa panahon po natin ngayon, ginagawa ni Satanas yung kanyang mga kaya upang pabagsakin po yung mga Kristiyano. He is very tricky and he is very cunning and then the deceiving. Siya po yung mapanlinlang, siya po yung tuso at siya po yung mandaraya. So, always we should be ready to fight with this Satan. Kaya nga po, kinakailangan po tayo na tayo palaging maging handa upang labanan po si Satanas. So what is necessary to fight with the Satan? Kaya ano po yung kinakailangan upang labanan po si Satanas? As the Bible says, we must put on the whole armor of God. Kaya gaya po na sinabi ng Biblia, kinakailangan po natin isuot yung buong kasuotan pandigma ng Diyos. Let's open our Bible, James. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, sa Santiago. Santiago, chapter 4, verse 7. Santiago chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Santiago po chapter 4 verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 2 1. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Yeah, therefore, submit to God. Resist the devil and then he will flee from you. So, what does it mean? Resist the devil. It is the positive, the active, the attack. Kaya ano po ito pong labanan ninyo ang Diablo? Ito po yung pag-atake sa Diablo. When we fight with the Satan or devil, we must take a more positive and active action. Kaya upang malabanan po natin si Satanas at yung Diablo, kinakailangan po natin ang positibo na action. Yeah, there is the word in this world, attack is the best defense. Kaya meron pong salita dito po sa mundo na ito na yung atake, ito po yung pinakamagandang depensa. Pag-atake, ito po yung pinakamagandang depensa. So, we should be ready to fight with the Satan always. Kaya kinakailangan po natin maging handa palagi sa paglaban po kay Satanas. So, we will check it one by one. What is this, the whole arm of God? Kaya isa-isayin po natin, isusuriin po natin kung ano po itong buong kasuot ng pandigma ng Diyos. Okay, let's go back to Ephesians chapter 6. Kaya balikan po natin sa Ephesians chapter 6. Verse 14. Sa verse 14. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Yeah, number one, having girded your waist with the truth. The waist is very important, right? Kaya yung pinakauna po, isuot ninyo ang inyong baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. In the days of Rome, the empire of the Rome was the strongest the country in this world. Kaya sa panahon po natin ngayon, yung pong bansang Roma, sila po ay napakalakas na bansa. So Roman soldiers, they were very strong rather than other country soldiers. Kaya yun po mga sundalong Romano, sila po ay masigit na malakas kaysa po sa ibang mga bansa. Because they had put on the whole armor. Dahil isinusuot po nila yung buong kasuotang pandigma. So, if you read this Ephesians chapter 6, the whole armor of God, also we can imagine how the Roman soldiers, they clothed with the whole armor. Kaya sa pamagitan po din po nito, itong Ephesians chapter 6, magagawa din po natin na maisip yung pumbong kasuot ng pandigma na sinuot ng mga sundalong Romano. So number one is having girded your waist with truth. Kaya una po na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Yeah, we need the truth, then the steadfast. Kaya kinakailangan po natin yung katotohanan upang tayo po makatayo na matatag. Yeah, Bible says, you shall know the truth and the truth shall make you free.
Kaya sinabi po ng Biblia, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yeah, what is the truth? Kaya ano po ba yung katotohanan? When we clearly understand who is the Jesus, we can realize what is the real truth. Kaya kapag nagawa po natin na malaman kung sino po yung tunay na Jesus, magagawa po natin maunawaan yung katotohanan. John chapter 14 verse 6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga po sinabi po dun sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yes, Jesus is the way, the truth, and the life. Opo, si Jesus siya po yung daan at ang katotohanan at ang buhay. So if we do not know who is Jesus, we can say we cannot realize what is the real truth. Kaya nga po, kung hindi po natin makikilala kung sino yung tunay na Jesus, hindi po natin masasabi na naunawan po natin yung katotohanan. In our Christian life, it is also same. We must know the truth. The Word of God, this is the truth. Kaya ganyan din po sa ating pang mga buhay Kristiyano, kailangan po natin alamin yung katotohanan, ito pong salita ng Diyos. That's why, according to the prayer of the Jesus, the John chapter 17, verse 17, sanctify them with your truth. Your word is truth. Kaya nga po, yung panalangin po ni Jesus, dun po sa Juan chapter 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yes. So, we also should do our best to know what is the real truth through the Word of God. Kaya kinakailangan po natin gawin yung ating pumakaya upang maunawaan po yung katotohanan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay, let's open our Bible, 2 Timothy chapter 2. Kaya tignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 2. Verse 15. Sa verse 15 po. Okay, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikaya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yeah, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, what is the condition to present yourself to God? Kaya gaya po ng sinabi po dito, ano po yung condition, ano po yung kinakailangan na kondisyon upang tayo po yung makaharap ng subok sa Diyos? Yeah, in order to be a worker to present himself to God, number one, who does not need to be ashamed? Kaya unang bagay po, yung kinakailangan ng manggagawa upang siya po yung humarap ng subok sa Diyos, kinakailangan na wala po siyang dapat na ikahiya. Yeah, he must be separated from the worldly sins. Kinakailangan na siya po yung maihiwalay mula po sa kasalanan ng sanlibutan. So there should not be any shameful things in his life. Kaya dapat po na walang anumang bagay na dapat siyang ikahiya sa kanya pong buhay. And number two, rightly dividing the word of truth. At yung ikalawa naman po, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yes, we should know what is the truth. Kaya dapat po nating malaman kung ano po yung katotohanan. In this world, there are also so many the false teaching and the different doctrine. Kaya dito po sa sanlibutan, marami pong maling katuruan at napakarami pong mga doktrina. There are so many heresies also. At napakarami din pong mga maling katuruan. Like Jehovah's Witness or Iglesia ni Cristo or some other. Many kind of the heresies. Gaya po ng Jehovah's Witness at ng mga Iglesia ni Cristo at ito po pong mga bagay, ito po yung mga maling katuruan. So if we do not know what is the real truth, if we cannot distinguish it, we can be also deceived by the wrong teachings. Kaya nga po, kung hindi po natin malalaman yung katotohanan, kung hindi po natin magagawang kilalanin yung katotohanan, tayo po yung madadaya ng maling katuruan. Yeah. So, it is really important, as the Bible says, first, we must have the girded our waist with the truth. Kaya nga po, ito po yung napakahalaga na kinakailangan po na tayo po yung ating po mga baywang ay mabigkisan ng katotohanan. And number two, having put on the breastplate of righteousness. At yung ikalawa naman po, yung suot ang baluti ng katuwiran. Yeah, as a born again Christian, our life should be righteous. Kaya po bilang mga born again Christian, yung ating pamumuhay ay dapat na maging matuwid. And also, we must know what is his righteousness. At dapat din po nating malaman kung ano po yung kanyang katuwiran. As the Bible says, Matthew chapter 6 verse 33, seek the kingdom of God and his righteousness,
And all these things shall be added to you. Kaya gaya po nang binanggit po doon sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Our born again Christian, we are seeking the God's righteousness through our Christian life. Kaya tayo po mga born again Christian, hinahanap po natin yung katuwiran ng Diyos sa ating po mga buhay Kristiyano. Okay, let's go back to Ephesians chapter 6 again. Kaya balikan po natin sa Efeso chapter 6. Verse 15. Sa verse 15. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Yeah. So, having shod your feet, this feet is connected with the preaching the gospel. Kaya sinabi po dito, nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo. Ito po yung may kaugnayan para po sa ebanghelyo. What is necessary in order to preach the gospel to the lost souls? Kaya ano po yung kinakailangan upang maipangaral po yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa? If you are just sitting in your house and then if you do nothing, you cannot preach the gospel to the lost souls. You cannot evangelize the lost souls. Kaya kung ikaw po yung nakaupo lamang sa iyong bahay at wala ka pong ginagawa, hindi mo magagawang ipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Our Lord commanded according to Matthew chapter 28 verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya nga po, sinabi po ng Panginoon po sa Mateo chapter 28, kahit humayo kayo at inyong ipangaral ang salita sa sanlibutan at gawin ninyong alipin ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yes, our Lord Jesus Christ commanded His disciples, go therefore and make disciples of all nations. So in order to preach the gospel, in order to make the disciples, they should go to the place first. Kaya po si kaya po gaya ng inutos ni Jesus sa kanyo pong mga alagad, kayo'y humayo upang ipangaral ninyo ang salita at gawin ninyong alipin ang lahat ng mga bansa. And also, Mark chapter 16 verse 15, again, Jesus Christ commanded, go into all the world and preach the gospel. Kaya gayon din po sa Marcos chapter 16 verse 15, na kayo'y humayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo. That's why many brothers and sisters, after they get the salvation, for example, they still have a family in their hometown. So, what they really desire, their family members also to be saved. Kaya halimbawa po, kapag yung isang bagong naligtas po na yung kanila pong tahanan, marami po pong hindi ligtas, kaya ninanais niya rin po na sila po ay maligtas. So they brought this gospel to their hometown. That's why they evangelized their family. From that time, the gatherings will be started. And then if more lost souls are saved, that will be the mission branch. And later, it will become the independent church. Kaya nga po, kapag dinala po yung ebanghelyo doon po sa kanila pong tahanan, yung kanila pong pamilya ay maliligtas at kalaunan sila po'y magiging isang iglesia. At the first time, when I arrived at the Philippines, there was only one church, right? This Manila Central Church. But from that time, many brothers and sisters, they brought this gospel to their hometown and other area. As a result, many lost souls, they were saved. And then we were able to establish many churches in different locations. Kaya po nung unang beses po na ako po'y pumunta dito po sa Manila Central Church, yung mga brothers and sisters po, dinala po nila yung ebanghelyo sa kanila po mga lugar at kalaunan at napakarami na pong mga lugar na ipangaral yung ebanghelyo. Now, we have 125 the churches and mission branches in all of the Philippines. Kaya ngayon po meron na po tayong 125 na mga churches at mga mission branches. But there are still the many souls, the many places where many lost souls are not saved yet. Ngunit napakarami pong ligaw na kaluluwa yung hindi pa po naliligtas. That's why we should bring this gospel to the place. Kaya kinakailangan po natin dalhin ito pong ebanghelyo sa kanila pong mga lugar. Romans chapter 10. Kaya tingnan po natin sa Roma chapter 10. Verse 14, 15. Sa verse 14 at 15. Romans chapter 10, verse 14, 15.
Sa Roma po, chapter 10, verse 14 at 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangaral? At paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Yeah, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things, right? They brought the good news to the low source. So if they didn't go there, and then if they didn't preach the gospel, how they were able to listen to the true gospel? Kaya sinabi po dito, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng buting balita ng mabubuting bagay. Kaya kung hindi po nila magagawang dalhin ito pang balita na ito sa kanila, paano po nila magagawang ipangaral yung ebanghelyo? And let's go back to Ephesians chapter 6. Kaya balikan po natin sa Efeso chapter 6. And verse 16. So verse 16. And having shod your feet, verse 16, above all, taking the shield of faith. Kaya sinabi po dito na taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Yeah, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong magsusukpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Yeah, shield of faith. We should remember this, the faith. This is the faith is really important to protect us. Kaya sinabi po dito, kalasag ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya dahil ito po yung magpoprotekta sa atin. So, if you read the Bible, the Hebrews chapter 11, there are many the former Christians who had a true faith. Kaya kung titingnan niyo po sa Biblia, sa Hebreo chapter 11, may kita po natin yung mga sinaunang Kristiyano na halimbawa ng pananampalataya. Yeah. So, we can say faith is like the shield to protect us. Kaya masasabi po natin na yung pananampalataya, ito po yung kalasag sa atin. In order to fight with the Satan, yeah, it is very important to have this true faith. Kaya upang malabanan po natin si Satanas, kinakailangan po natin ito pong tunay na pananampalataya. Okay, Unang Juan, 1 John chapter 5. Kaya tingnan po natin sa Unang Juan chapter 5. Unang Juan, 1 John chapter 5. Sa Unang Juan chapter 5. Verse 4 and 5. So verse 4 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Yeah. So, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who can overcome this world? Who can achieve the victory in this the spiritual war? Kaya sino po yung mga kadaig dito po sa sanlibutan na ito? Kaya sino po yung magagawang madaig yung puntagumpay sa spiritual na pagkapagdigma? Yeah, that's the faith. When we have a true faith, we can overcome this world. Ito po yung pananampalataya. Kaya kapag meron po tayong pananampalataya, magagawa po natin mapagtagumpayan ito pong sanlibutan. Who is able to keep his faith from the beginning until the end? Kaya sino ba yung magagawang ingatan yung kanilang pananampalataya hanggang sa huli? I can say truly born again Christian, we have a faith. What is the evidence of the faith? Kaya bilang mga born again Christian, meron po tayong pananampalataya. Kaya ano yung ebidensya ng tunay na pananampalataya? If you have a true faith, you will continue your sincere Christian life to serve the Lord. Kaya kung meron ka tunay na pananampalataya, ikaw'y magpapatuloy na paglingkuran yung Panginoon. Oh, if you have a true faith, although you face some trials and difficulties in your Christian life, you can overcome it. Kaya kung meron ka pong tunay na pananampalataya, magagawa mo mapagtagumpayan yung mga pagsubok at kahirapan dito sa sanlibutan. So, I really pray all of our brothers and sisters in the Manila Central Church will have a true faith.
Kaya ako po'y nananalangin na lahat po na ating po mga brothers and sisters dito po sa Manila Central Church ay magkaroon po ng tunay na pananampalataya. So that we can overcome all the trials and difficulties. Upang magawa po nating mapagtagumpayan yung mga kahirapan at mga pagsubok. Okay, let's go back to Ephesians chapter 6. Kaya balikan po natin sa Efeso chapter 6. And verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the God's word. At tagliin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Yeah, here, verse 17, take the helmet of salvation. So, as a born-again Christian, why the is the helmet of salvation? We must remember this salvation until the end. Kaya sinabi po dito, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Kaya bakit po helmet ng kaligtasan? Ibig sabihin, kinakailangan po nating alalahanin yung ating pong kaligtasan. Salvation is the beginning of our Christian life. And then, we must hold this salvation, eternal salvation from the beginning until the end. Kaya ito pong kaligtasan na ito, ito po yung naging pasimula ng ating pong buhay Kristiyano. Kinakailangan po natin itong pagpanghawakan mula pasimula hanggang sa huli. Sometimes, some brothers and sisters, they forgot the importance of salvation. Kaya minsan po, yung mga brothers and sisters, nalilimutan po nila yung kahalagahan ng kaligtasan. When you get the salvation at the first time, you're very happy, right? Sobrang masaya. But as time goes on, you forgot it. That's why you will be far from the church, and also you will be neglected in your Christian life. Kaya nga po sa unang beses, kapag natanggap mo yung kaligtasan, ikaw ay masaya. Ngunit kalaunan, nalilimutan mo yung kaligtasan at ikaw ay lumalay sa iglesia at papabayaan mo yung iyong buhay Kristiyano. But Hebrews chapter 2 verse 3 says, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Kaya nga po binanggit po doon sa Hebrews chapter 3 na paano nga natin magagawang pabayaan itong ganitong kadakilang kaligtasan. Do you think so? Your salvation is so great. Kaya naisip niyo rin po ba na yung kaligtasan ninyo ay napakadakila? Yes, truly born again Christian, we shall never forget how much this salvation is important and how much this salvation is great. Kaya nga po bilang mga born again Christian, kailangan po nating huwag kalimutan na kung gaano po kaimportante, kung gaano po kahalaga yung ating pong kaligtasan. If you are not saved, you were supposed to go to the eternal hell. Kaya kung hindi ka po naligtas, ikaw po ay nakatadhana doon po sa walang hanggang impyerno. Yeah. So, after we get salvation, we should never forget the importance of the salvation. Kaya nga po, pagtapos po nating maligtas, hindi po dapat natin kalimutan yung kahalagahan ng kaligtasan. And verse 17 again, and the sword of spirit, which is the word of God. At ito po sa verse 17, at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. The whole arm of God. So, from the verse 14, if we check it, number one, having girded your waist with the truth, and put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of gospel of peace, and taking the shield of faith, and also take the helmet of salvation, and number six, the sword of spirit, which are God's word. Kaya kung titignan po natin yung buong kasuotang pandigma, simula po sa verse 14, nang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang balutoy ng katwiran, nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan, ang kalagsag ng pananampalataya, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan, at yung pinakahuli po yung tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Yeah, from number one to number five, it is for the defense, right? But what about the sword? So sword is the weapon for attack. Kaya yung simula po sa yung panguna po hanggang sa ikalima, ito po ay para po sa depensa at yung pinakahuli naman po yung tabak. That's why in order to fight with Satan, what we need to prepare. This is the sword of spirit. Kaya upang malabanan po natin si Satanas, ano po yung bagay na ating kinakailangan? Ito po yung tabak ng Espiritu. Yeah, so word of Spirit, which is the Word of God. Kaya ito pong tabak ng Espiritu, ito po yung salita ng Diyos. You should remember when Jesus Christ was tempted by the Satan, at the time, he defeated the Satan
the Satan temptation with the Word of God. Kaya po, dapat po nating alalahanin na yung oras na tinukso ni Satanas si Jesus, ginamit po ni Jesus yung siya po ay gumamit ng salita ng Diyos. When Jesus fasted for 40 days, the Satan tested him. If you are Son of God, command this stone and become the bread. Kaya nga po din po sa kaya nga po si Jesus, siya po ay nag-ayuno sa loob po ng 40 araw at sinubok po siya ni Satanas. At kanya po sinabi na gawin mong tinapay itong nagawin mong mga anak, itong mga bato. So, what was the answer? From the Jesus. Kaya ano po yung naging sagot ni Jesucristo? Matthew chapter 4, verse 4. Kaya doon po sa Mateo chapter 4, verse 4. I think most of brothers and sisters already memorized this verse, right? Matthew chapter 4, verse 4. This is very famous. Kaya sa tingin ko po, kabisado na po ito ng karamihan ng mga brothers and sisters. Ito po'y sikat na versikulo. Okay, let's recite this verse without looking this the Bible verse. Kaya bigkasin, okay? Kaya bigkasin po natin ito pong verse na ito nang hindi po tinitignan yung Biblia. Okay, 3, 2, 1. Hindi siya tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yeah, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Right? Man shall not live by bread alone. So, we must know, of course, for our physical body, we need the physical bread. But what is much more important? The Word of God. Kaya sa ating pong physical na pamumuhay, kinakailangan din po natin ang tinapay. Ngunit ano po yung pinakamahalagang bagay? Yung ating pong spiritual na pagkain. And devil took the Jesus into the holy city. And then he said, pinnacles of the temple, and said, if you are Son of God, throw yourself down. And then the angels will protect you. Kaya nga po, pagkatapos po, dinala po siya ng Diablo dun po sa banal na lungsod at nilagay po siya sa taluktok ng templo. Kaya sinabi po ni Satanas sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. At the time, Jesus also defeated the Satans with the Word of God. At nung oras din po na iyon, ginamit Jesus yung salita ng Diyos upang labanan si Satanas. Bible says, you shall not tempt the Lord your God. Kaya sinabi po ng Biblia, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. And again, devil took him up to the exceedingly high mountain and then showed him the kingdom of the world and their glory. And then if you worship me, I will give you all this glory. At muli po, dinala po siya dun po sa napakataas sa bundok at pinakita po sa kanya yung lahat ng mga kaharian at kanya po sinabi, kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Okay, let's open the Bible. Matthew chapter 4. Kaya tignan po natin sa Mateo chapter 4. Verse 10. Dito po sa verse 10. Matthew chapter 4, verse 10. Mateo chapter 4, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and him only you shall serve. Yes. So, Jesus Christ defeated the Satan's the temptation with the Word of God. Opo, si Jesus po, nagawa niya pong talunin si Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yeah. So, as a born-again Christian, we should remember, we need the sword of Spirit. What is that? The sword of Spirit is the Word of God. Kaya bilang mga born-again Christian, kinakailangan po natin yung tabak ng Espiritu. Ano po ito? Ito po yung salita ng Diyos. As a born-again Christian, that's why we always emphasize the reading the Bible regularly and also listening to the Word of God through the Sunday sermon and Wednesday sermon. Kaya nga po, binibigyan din po natin na yung pagbabasa po ng Biblia at yung patuloy po na makinig ng salita ng Diyos ng Wednesday sermon at ng Sunday sermon. Yeah. Hebrews chapter 4 verse 12 says, for the word of God is living and powerful, sharper than two-edged sword. Kaya po sinabi po din sa Hebrews chapter 4 verse 12 na yung salita ng Diyos, ito'y tabak na may dalawang talim. So, as long as you are close to the word of God, your spiritual eyes will be opened, will be enlightened,
And then you can distinguish what is the really important things in your life. Kaya kung masigit ka na nagiging malapit sa salita ng Diyos, mabubuksan po yung ipong mga spiritual na mata at ito po yung magiging malinaw. Yeah, so, as much as you are close to the Word of God, you shall be far from the sin. Kaya kung masigit ka po na maging malapit sa salita ng Diyos, masigit ka po na magagawa mong layuan ang kasalanan. But, In the opposition, if you were far from the Word of God, what will happen? Ngunit sa kasalungat po, kung malalayo ka po sa salita ng Diyos, ano po yung mangyayari? You shall be close to the sin. Masigit ka po magiging malapit sa kasalanan. This is the opposite direction. So, if you are close to the Word of God, you shall be far from the sin. But on the contrary, if you are far from the Word of God, you shall be close to the sin. Kaya po, kung ikaw po ay magiging malapit sa salita ng Diyos, ikaw po ay magiging malayo sa kasalanan. Ngunit sa kasalungat po, kung ikaw po ay magiging malayo sa salita ng Diyos, ikaw po ay magiging malapit sa kasalanan. Deuteronomy chapter 17. Kaya tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 17. Deuteronomy chapter 18, verse 19-20. Sa Deuteronomy po, chapter 18, verse 19 hanggang 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sino mang... Verse 19 and 20. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan, ay pananagutin ko tungkol doon. Ngunit ang propeta magsasalita ng salitang may kapangasan sa aking pangalan na hindi ko niutos na kanyang sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang iyon ay mamamatay. Yeah. So, and it shall be with him, and he shall read it all the day of his life, right? That he may learn to fear the Lord his God. So, yes. We must read the Bible diligently. We should meditate the Word of God daily. Kaya kinakailangan po natin na patuloy na pagbulayan at pag-aralan ito pong salita ng Diyos. So, as a born-again Christian, we must love the Word of God. Kaya bilang mga born-again Christian, kinakailangan po nating mahalin yung pong salita ng Diyos. According to the Psalms 119, verse 97, Oh, how I love your law! It is my meditation all the day. Kaya nga po, binanggit po doon sa mga awit 119 verse 97, O mahal na mahal ko ang iyong katusan, ito siya kong binubulay-bulay sa buong araw. And also, the Word of God is like the lamp in the darkness. At ay sa pupong bagay, yung salita ng Diyos, ito po'y gaya ng ilawan sa gitna po ng kadiliman. That's why the Psalms 119 verse 105 says, Your word is a lamp to my feet and the light to my faith. Kaya po binanggit po din sa mga awit 119 verse 105, iluwan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa mga landas ko. Yeah. So, when you are really close to the Word of God, God will guide you in the right way. And then, how you can make a successful life spiritually. Kaya kung ipo'y magiging malapit sa salita ng Diyos, gagabayan ka po ng Diyos sa tamang daan at magagawa mo pong mapagtagumpayan yung iyong buhay. Okay, let's go back to Ephesians chapter 6. Kaya balikan po natin sa Efeso chapter 6. Verse 18-19. Sa verse 18 at 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-2-1. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsasamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din niyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwagan ng Ebanghelyo. Yeah, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Especially verse 19. And for me, Apostle Paul is asking also that utterance may be given to me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel.
Kaya sinabi po sa verse 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At yung isa po sa verse 19, ito po yung naging, ito po yung sinabi na po sa Pablo, idalangin din niyo ako upang ako'y pagkaluban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag ng may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yeah, praying always. Huh? So, Bible says, pray without ceasing. Okay. That means, when we are awake, we also should do our best to pray to God. Kaya po sinabi po ng Biblia, manalangin kayong walang patid. Kaya habang tayo po gising, dapat na patuloy po tayong manalangin. Yeah, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Kaya sinabi po, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin. Especially, we need to pray for the preaching the gospel. Lalong-lalo na po, kinakailangan po natin manalangin para po sa pangaral ng Ebanghelyo. Apostle Paul also asked the Ephesian church brethren, "And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel." Kaya po, ito po yung sinabi ni Apostle Pablo doon po sa Iglesia ng Efeso, "Idalangin din niyo ako upang ako'y pagkaloban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo." As a born-again Christian, we should not forget our prayer is how much is important to help the preaching the gospel. Kaya bilang mga born-again Christian po, hindi po dapat natin kalimutan kung kano po kahalaga yung ating pananalangin para po sa pangaral ng Ebanghelyo. Preaching the gospel, it shall not be accomplished by only the one person. Kaya yung pangaral po ng Ebanghelyo, hindi po ito may sasakatuparan sa pamagitan lamang po ng isang tao. Gospel is preaching through the church. Kaya yung Ebanghelyo po, ito po yung naipapangaral sa pamagitan po ng Iglesia. What is the church? Church is the gathering of the truly born-again Christian. Kaya ano po ba yung Iglesia? Yung Iglesia, ito po yung pagtitipon ng mga born-again Christian. There are different members of the churches. Kaya meron pong iba't ibang miyembro ng mga Iglesia. So, when we are united, when we have a one mind in order to preach the gospel, yeah, we can preach the gospel. Kaya kung tayo po yung magkakaroon ng isipan, kung tayo magkakaisa, magagawa po natin maipangaral yung pong Ebanghelyo. Especially this coming July 24, we are going to conduct a Grand Bible Seminar. Kaya lalo-lalo na po, sa darating po na July 24, gaganapin po natin yung ating pong Grand Bible Seminar. I believe the many brothers and sisters, they are praying for this coming Grand Bible Seminar. Kaya ako po yung naniniwala na marami po sa ating po mga brothers and sisters na nananalangin po para po sa paparating na Grand Bible Seminar. Yeah, if the one brother and one sister, if you invite just one among your friends or family or neighbors, maybe many lost souls, they will have a chance to listen to God's word. Kaya kapag yung isa pong brother o kaya po yung sister, kayo po yung mag-imbita ng isa, marahil po marami pong ligaw na kaluluwa yung magkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. What is the purpose of the Christian life? Kaya ano po ba yung layunin ng ating pong buhay Kristiyano? Yeah, as the Bible says, "I shall not die, but live and will declare the works of the Lord." Kaya sinabi po ng Biblia, "Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay aking isasalaysay." This is the reason and also this is the important purpose why we are still living in this world. Kaya ito po yung dahilan, kaya ito po yung pinakalayunin ng ating pong buhay kung bakit pa tayo nabubuhay. Among your family members, they are not still saved. So if they die, they will go to the hell. Is it okay for you? Kaya sa iyo po mga kapamilya, may mga ilan po na hindi naliligtas, kaya kapag sila po yung namatay, sila yung mapupunta sa impyerno, ayos lang ba ito sa iyo? Yeah, your lovely family members. Yung minamahal mo mga kapamilya. So if you really love your family members, you should do your best to bring them into the Bible seminar so that they will have a chance to be saved. Kaya kung minamahal mo yung iyong pamilya, ikaw dadalhin mo sila tungo sa kaligtasan upang makapagkaroon sila ng pagkakataon upang magkaroon ng kaligtasan. So first, we need to pray for this Bible seminar honestly. Yeah, if you really pray to God sincerely, honestly, God will listen to your prayer and will answer. Kaya kinakailangan po natin una po, kinakailangan po natin manalangin natin team dito po sa Bible seminar upang magkaroon po tayo ng upang magawa po natin manalangin ng time team. So, verse 20 here, "For which I am the ambassador in chain, that in it I may speak boldly as I ought to speak." Kaya dito so, po, when you pray, also for the preacher, he will also boldly, he will preach the gospel.
Kaya dito po sa verse 20, na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang upang ito'y aking may pahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Kaya yung mga ngaral po, siya po yung magkakaroon ng katapangan. So, please pray for this coming our Grand Bible Seminar from July 24 and please do your best to invite your family members, friends, and neighbors. Kaya pakusap po, gawin po natin ang manalangin para po sa paparating na Grand Bible Seminar at gawin po ninyo yung inyong mga kaya na maimbitahan yung inyong mga kapamilya at kapitbahay. So today, we have learned about this, the Ephesians chapter 6, especially about the whole armor of God. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin dito po sa Ephesians chapter 6, ito pong buong kasuotang pandigma ng Diyos. We are in the middle of the spiritual battle with the Satan and devil. Kaya tayo po ay nasa gitna ng espiritual na pagkabagdigma kay Satanas at sa Diablo. That's why we must put on this the whole armor of God in order to fight with this Satan. Kaya kinakailangan po natin na isuot ito pong buong kasuotang pandigma ng Diyos upang malabanan si Satanas. So, I really pray as the Apostle Paul prayed, be strong in the Lord and in the power of His might. Kaya ako rin po inananalangin, gaya po nung pinalangin Apostle Pablo, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Yes, we should be strong through the Word of God continuously in order to fight with the Satan. Kaya kinakailangan po natin na magkaroon, na matayo po yung maging malakas upang malabanan po si Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And also we need to pray honestly for the preaching of the gospel. At kinakailangan din po natin ang manalangin ng taimting o sa pangaral po ng Ebanghelyo. Yes, so for this coming the Grand Bible Seminar, so let us prepare and please do your best to invite many lost souls. Kaya sa paparating po natin ng Grand Bible Seminar, kinakailangan po tayo maging handa at mag-imbita po tayo ng mga ligaw na kaluluwa. Okay, let's all pray. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this precious opportunity to listen to your word. Kaya banal at papagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon upang makapakinig po ng iyong salita. Today we learned about the whole armor of God according to the Ephesians chapter 6. Kaya ngayon po napag-aralan po namin yung buong kasuotang pandigma ng Diyos ayon po sa Ephesians chapter 6. Let us put on the whole armor of God as we learned so that we can fight with the Satan and also we can achieve the victory. Kaya nawa magawa pa namin isuot yung buong kasuotang pandigma ng Diyos upang magawa pa namin malaban sa Satanas at kami po yung maging matagumpay. We are in the middle of the spiritual battle. Kaya ngayon po kami po ay nasa kalagitnaan ng espiritual na pakipagdigma. So let us do our best to preach the gospel to the lost souls. Kaya nawa gawin po namin yung aming pumakaya na may pangarap po yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Especially we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar from July 24. Lalong-lalo na po, dinadalangin po namin yung paparating po namin na Grand Bible Seminar simula po sa July 24. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Naway gawin po namin yung aming mga kaya na maimbitan po yung aming mga kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. Yeah, let us have one mind and cooperate one another in order to preach the gospel to the lost souls. At tuwa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan namin yung bawat isa upang may pangarap po yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Today also for the last of the fellowship, please be with us and guide us. At ngayon din po sa natitira pong fellowship, naway samahan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming pong dinadalangin sa pangalan po ni Jesu Cristo. Amen. Amen.